Okay, magandang hapon mga kapatid. Magandang hapon sa mga nasa Facebook Live. Ating kakaibang paksa. At baka hindi po magugustuhan ng iba. Ay ang katanungang ano ang ibig sabihin ng parurusahan? Ito ay hango po sa Marcos Kapitulo 16 nang sabihin ng Panginoong Hesus, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, subalit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Maalala ko po noong tayo ay gumagawa ng relief operation sa Tagaytay last year, isa sa mga nakausap natin at yung kapatid na yun ay pumanaw na. Johnny ba ang pangalan niya? Nagkita kami sa may harapan ng sambahan at binahagi ko sa kanya ang patungkol sa kaligtasan. At pinag-usapan namin ang Marcos 16:16. At pagkatapos na maituro ko sa kanya, pinapili ko. Ano ang gusto mo? Kaligtasan o kaparusahan? Siyempre po ayaw niya ng kaparusahan. So sabi niya, tayo na. Sumama na siya sa bautismo. At kasama siya ni na Sister Mayang Bayon, sila yung nandiyan sa bandang itaas, at saka yung paralyzed na sister na asawa ni Brother Marshall, sila magkakasabay ng mga nabautismuhan. Ngayong hapon ay nais nating ipaliwanag pa ang patungkol sa kaparusahan na binabanggit po ng Marcos 16:16. Ano nga ba ang kahulugan pa nito? At tulad po ng ating nakikitang paglalarawan o larawan, ito na po yun. Isa nga pong hindi ka nais-nais na pag-uusapan at hindi rin po ka nais-nais na puntahan. Matagal na pong maubuting bagay ang ating pinag-uusapan at ayaw naman natin pag-uusapan ang mga masamang bagay, pero kailangan. Hindi lamang po positive things ang ating napag-iisipan, kundi pati po ang mga negatibo. Katulad ng kaparusahan o parusa. No? Kapag pinag-uusapan po natin ang pagkaligtas, hindi po natin maiwasan pag-uusapan din naman ang parusa. So ano po ang ibig sabihin ng parusa na tinutukoy po ng banal na aklat? So nasa Marcos 16:16 nga po ang ating tinatalakay na parusa. Nang sabi ng Panginoong Hesus, pagkatapos ng verse 15 na utusan niya ang mga alagad na umayo, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ay sinabi niya ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yung pong hindi sumasampalataya, hindi rin po sila magpapabautismo, siyempre. Sapagkat ang magpapabautismo ay yung mayroong paniniwala. Ano po ang katuruan ng Bible? Patungkol sa Diyos, patungkol sa kasalanan, patungkol sa kaligtasan. Sa sampalatayanan po yon bago matutuluyang bautismuhan ang isa pong tao. Kaya sa sinabi lamang na hindi sa sampalataya, nahuhulugan din po ito ng hindi pagsunod, hindi tatalima sa kautusan ng Diyos. At yun sila ang parurusahan. Mabanggit ko lamang po Juan Kapitulo 3, versikulo 16, the golden verse of the Bible, mga buba. Kung saan ay sinasabi nga na for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Yung pong salitang faith doon, no, believe, pananampalataya, upang madaling maunawaan po natin ay pwede ating basahin lamang yung verse 36 ng John chapter 3. Dito po kasi ay sinasabi, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. So katulad po ng chapter 3 verse 16. Kung itutuloy natin ang sabi, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay at kundi ang puot ng Diyos na suma sa kanya. Madali sana sabihin, no, sasabihin sana ng writer o ng Panginoon na ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumasampalataya,
kasi yun po ang kabaliktaran. So, subalit ang ginamit po niya sa halip na sumasampalataya, hindi sumasampalataya, ang ginamit po niya ay hindi tumatalima. Kaya maliwanag po ang pagsampalataya, no, ay ang pagtalima sa Diyos. So, sa ating pagsasabi, datapwat ang hindi sumasampalataya, ang hindi tumatalima ay parurusahan. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng Panginoon sa parurusahan? Kung sa iba pong mga paksa ay naaaliw po tayo, lalo na po ang idea ng langit, kakaaliw, ang mga ang kapayapaan, kagalakan na katuruan ng Biblia ay nakakaaliw. Ito pong paksang ito ay hindi po magdudulot ng kaaliwan. Hindi naman natin nais na manakot at dahil sa takot ang tao ay susunod. Kailangan po ay maganda naman na paminsan-minsan ay pinag-uusapan po natin ang ganitong mga paksa. Pag-uusapan, hindi dahil sa gusto natin na mapunta roon ang isang tao, no, isang kaluluwa, kundi upang maiwasan nating pumunta roon. Yan. At maalala ko po ang isang congregation na naghahanap po ng kanilang preacher. No? Binigyan ng paksa yung mga nag-a-apply. Alam niyo po ang paksa na binigay sa kanila, tatalakayin nila ang patungkol sa impyerno. No? So, pinag-sermon yung mga nag-a-apply na gustong maging preacher ng congregation na ito. Pare-pares lang naman sila ng paksa tungkol sa impyerno. At matapos ang kanila pong pangangaral ay namili po ang congregation alin sa kanila. At meron po silang napili. So, ang hindi po napili na mga kandidato o nag-a-apply ay nagtanong, bakit? Pare-pares lang naman kami ng sermon na tungkol sa impyerno. Bakit ito siya ang tinanggap ninyo? Well, nagpaliwanag po sila. Alam nyo, sabi nila, sabi ng mga leaders na, ang iba sa inyo ay nangaral ng impyerno na parabagang tuwang-tuwa kayo na ang mga tao ay pupunta sa impyerno. Pero ito siya, sabi, yung tinanggap nila. Ipinangaral niyang impyerno, subalit nalulungkot siya, no? Na ang tao o ang mga tao ay pupunta sa impyerno. Opo, ano? Hindi nga po, manais na rin sa pag-usapan nito, negatibong paksa ito, wala pong nais na pumunta roon at nakakalungkot nga po, no? Na sino man ay pumunta po roon. At walala ko rin po, isang kapatid na pinto sa akin, at by the way, isa na po siyang bangkay ngayon, no? Nasa Pangasinan po siya. Galing po siya sa loob ng NBP at doon po siya namatay, inilabas po at nasa Pangasinan. Sabi niya, paano mo nga ba ipapangaral ang paksa ng impyerno kung ikaw ay nasa North Pole o South Pole, yung malamig na lugar? Sa malamig na lugar, nanaisin nilang pumunta doon sa mainit na lugar. At kapag pinangaral mo ng impyerno ay mainit, baka gustuhin nilang pumunta roon. Thought-provoking lamang ito sa akin noon. Pero may mga puntos ang mga kwento na katulad nito. Rinawa ang kapatid na yon ay hindi naman pupunta roon. Nakagawa siya ng kamalian, napunta siya ng NDP, bilibid, pinagdusahan niya yung akusasyon sa kanya at alam naman po natin hindi tayo nakatitiyak sa batas ng tao, batas dito sa lupa, pero doon po siya napunta. Pagsusulitan niya, anuman po ang kanyang nagawa, pero alam naman po natin na mayroon naman pong pagsisisi at sa sino man pong nagsisisi ng kanilang kasalanan ay pinapatawad ng Panginoon. Yung malamang habang tayo nasa mundo ay pagbabayaran natin ang ating kasalanan sa pamahalaan. Kaya doon po siya napunta at kung magagamit natin ang terminong sa kasawiang palad ay doon po siya inabot ng pagtawag ng Panginoon. So una, na ibig sabihin po ng parurusahan, ito po ay ang pagkakatapon sa kadiliman sa labas. Matthew 25:30 ating mababasa, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin.
description po ito sa isang lugar na pupuntahan, pagtatapunan ng isang aliping hindi tumalima, hindi sumunod sa kanya pong Panginoon. At magtataka tayo, bakit nga ba tinawag itong nakadiliman? Eh, hindi nga ba't apoy ito? Dapat sana maliwanag, ano po? Kasi mayroon siyang apoy. Kadiliman na ayaw ng tao. Well, mayroong mga natutulog na ayaw nila ng maliwanag. Gusto nilang mabilit. Pero naturally, tayo ay nais na lumakad sa liwanag. Ayaw natin na maging madilim ang mundo. Kaya nga, pag nag-brown out, ay nagre-reklamo ang marami. At nagre-reklamo tayo sa Meralco o anumang electric company na naglilingkod, nagsiservisyo sa ating lugar. Ayaw ng tao ito. At nagbabayad ang tao, yung generally speaking, upang magkaroon ng liwanag. At isa sa mga parusa na ginagawa sa mga tao ay yung ikulong sila sa madilim na silid. Kasi yung kadiliman ay parang nagdudulot ng takot. O, ang iba ay nasisiraan ng bait. Wala silang makita na konting liwanag. Ito yung tinatawag natin na Bartolina. Opo, sa bandang Bilibid ay meron silang tinatawag na mga Bartolina, no? Sa mga bilangguan. Maliit na silid at walang ilaw. Isang lugar na aayawan mong tumira. Aayawan mong manatili ng ilan man lamang oras po roon. Subalit, no, ang parurusahan na alipin ay sinabi pong itatapon siya sa kadiliman. At naisip ko, bakit yung terminong kadiliman ang ginamit po nito? Ito po ay sapagkat ang Diyos ay ang liwanag at ang Diyos ay wala po roon sa impyerno. Wala po roon, hindi po siya pupunta roon. Bagamat sa King James Version ng Bible, ang ginamit po nilang equivalent ng word na Hades ay hell. Kaya parang lumalabas, Gawa Kapitulo 2, sabi roon, ay hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Hades, sana dapat. Kaya lang sa King James Version ay hell. Tuloy merong naniniwala na ang Panginoong Jesus ay mapupunta sa hell. Hindi po hell, Hades ang pupuntahan po niya. At magkaiba po yung Hades doon po sa hell. Sa Griego, ang Hades ay Hades. Ang hell ay Gehenna. Ayan. So Gehenna ang pinag-uusapan po natin. Hindi po mapupunta doon ang Diyos na siyang liwanag. Kaya sa pagpunta ng tao sa hell, sa Gehenna, sa impyerno, nangahulugan ng pagkakahiwalay niya sa Diyos na siyang source of light o kaya na siyang kaliwanagan o liwanag. Unang Juan Kapitulo 1, 7 hanggang 8. Kaya hindi po ko nais-nais ang mahiwalay sa Diyos na siyang source of light natin. Ang manatili sa liwanag ay ang makasama ang Diyos, lumakad sa liwanag, sumunod sa kanyang mga kautusan at ang i-enjoy ang kanyang company. Pero sa pagkakatapon ng tao sa impyerno bilang parusa niya, no, ay nangahulugan ng eternal na pagkakahiwalay niya sa Diyos. At hindi natin lubos maisip, bakit? Madilim. Literal nga ba itong kadiliman? Pero kung maliteral na kadiliman, bakit merong apoy? Hindi nga bang apoy magliliwanag? So ito po ay mga description ng banal na kasulatan upang ipadama sa atin ang napakahirap na kalagayan ng sinuman na parurusahan pagkatapos po ng buhay na ito. Dahilan bakit itatapon sa kadiliman ang tao ayon sa Matthew 25, yun pong parabol, katalinghaga patungkol po sa talento. No? Talento actually, parang talent sa atin, sa English, ano? Kakayahan, ability. Pero sa pagkakagamit po sa talinghaga, ito po ay pera.
At yung ang isa binigyan ng lima, isa binigyan ng dalawa, ang isa binigyan ng isa. No? At pagbalik ng Panginoon nila, ay nagbigay sulit po sila yung binigyan ng lima. Ay meron pang lima ulit na gain niya o ganansya niya, kinita niya. No? Binigyan dalawa, nabigyan ng dalawa rin. Alang yung nabigyan ng isa, ay wala. Wala siyang ginawa doon sa binigay sa kanya na talento o puhunan. No? Sabi ng tatay ko, maalala ko, hindi masama ang mag-business. No? Ito nga, binigyan ng Panginoon ng isang ng pera, itong isang one talent man. At gusto sana niyang inegosyo ito para magkikita siya ulit ng isa pa. Oo, no? Kailang itong one talent man, sabi niya, natakot ako. At pinasama pa niya yung kanyang Panginoon. Alam ko, ikaw, nag-aani ka sa hindi mo itinanim eh. Ayun, no? Sinisipan niya, ginawan pa niya ng kwento ang kanyang Panginoon. O, kaya ako natakot, sabi niya, binaon ko na lamang ito. O, ito ang iyong talento. At nag-iisang nang ibinalik sa kanya ang kanyang Panginoon. O, doon siya napagsabihan. No? Isa siyang masamang alipin. Sana binigay mo na lamang yan sa mga nagdidibosyo. Sana binigay mo na lamang sa o nilagay mo sa bangko para iyan kumita. Hindi napagkatiwala ang alipin. No? At ang naging parusa niya ay ang maitapon sa matinding sa kadiliman. Mayroong matinding sakit na hindi kayang tiisin. Ang pagpunta po sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Yun po ang pangalawang ibig sabihin ng parurusahan. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisol sa iyo, sa Marcos 9:43, binabasa po natin, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa kang mabulid sa impyerno. Na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa karyan ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kung mabulid sa impyerno. Na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Another description po. No? Another kapaliwanagan ng parurusahan ang isang tao kapag hindi siya tumalima sa utos ng Diyos. Siya ay mapupunta sa isang lugar na hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Nawagin, literal po natin na uod dito, di mayroon pala mga uod doon, hindi nga lang namamatay. No? Pero hindi nga po ba ito yung natural process sa buhay sa mundo kapag namatay ang isang tao, bagamat mayroong embalmment na gagawin, pero pupunta pa rin siya doon sa huling hantungan ng katawan, which is ang burial site, o pansyon, o libingan. At pagkatapos ng ilang araw ay yung natural process na mabubulok yung katawan at babalik sa pinanggalingan niya na lupa, alikabok, at abo. At yun ay sa tulong ng mga uod. Pardon kung hindi maganda pagkakadescribe natin. Pag sinabing hindi namamatay, hindi mangyayari yung natural process. Kung sa natural process ay mawawala agad. Kaya nga, sabi ng iba, hindi wala akong pakialam kung ako ba'y i-cremate o hindi, wala naman akong mararamdaman na. Oo nga, yun na totoo, wala ka nang mararamdaman. So natural process, babalik ka sa pinanggalingan mo na lupa, alikabok o abo. Pero dito sa pagkakadescribe mo na pupunta sa buok na ito kung saan di namamatay ang apoy at merong uod na hindi namamatay, nahulugan na wala po itong katapusan pala. Hindi pala ito matatapos na paghihirap.
At kung yung ating iisipin, mapasok lamang tayo kahit kaunti lang ay masakit na. O hindi nga maidrawing yung mukha ng iba na napapasok. Sindihan natin ang stove, subukan natin na hawakan mo. Ay, talagang ayaw natin na mahawakan ang mainit na bagay. Eh, kapag sinabing parurusahan, buong kaluluwa po natin ay mapupunta sa isang nagliliyab na apoy na hindi namamatay. Idea ng forever na paghihirap, mga kapatid. Yun ang pangalawang description ng parurusahan. May kwento po na isang taong nahulog sa pagawaan ng bakal. At alam niyo pagkakadescribe nung nahulog siya sa pagawaan ng bakal. Kasi yung mga bakal tinutunaw. Pagkatapos matunaw yan, meron silang hulmahan kung gaano kalaki yung gusto nilang bakal. Ilalagay nila doon sa hulmahan na yon at lalabas yung iba-ibang mga sizes. Kaya tinutunaw po muna yan. Eh nahulog ang isang tao roon, sabi. At alam nyo ang nakita lang nila, kaunting asol na uso. Ganun lamang yung tao po na nahulog doon sa tunawan ng bakal. Ano pa kaya, no? Okay lang yun, saglit lang yun, patay na siya, wala na siyang nadama. Kailang itong ating sinasabi na nasusulat sa Bible ay hindi ganun kaikli ang paghihirap ng tao. Sa walang hanggan ito. Hindi mamatay ang tao minang kanyang kaluluwa, magpakailanman ay naroroon siya. Alam natin, gusto natin ng mainit-init kapag tag-ulan o taglamig yung kinaroroonan natin. Pero walang magkakagusto sa init ng impyerno na description ng parusa. Hindi lamang po yan. Sa Lucas Kapitulo 12:47 ay sinasabi naman na ang pagparusa ay pagkapalo ng marami. Basahin ko natin. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon, ng kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa pakapanahunan. Mapalad ang aliping yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnang gayon ang ginagawa niya. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, nasa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. So okay ito na alipin. Binigyan siya, pinagkatiwalaan siya ng mga pagkain ng kanyang sambayan. Okay, ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya. Kailang di po tapos ang istorya. Datapuhat, kung sabihin ng aliping yaon sa kanyang puso, maluluwatan ang pagdating ng aking Panginoon at magpasimulang bugbugin ang mga aliping lalaki at ang mga aliping babae at kumain at uminom at maglasing. Ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya inihintay at sa oras na hindi niya nalalaman at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga di tapat. At yaong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Ninyo po yung ginuhitan ko. Ano po? Alam ng alipin, ano yung kalooban ng kanyang Panginoon? So alam niya. No? Kailan? Hindi siya naghanda. No? Hindi niya ginawa ang ayon sa kalooban ng kanyang Panginoon. At yun ang nangyari. Dumating yung kanyang Panginoon at hindi niya inaasahan, hindi niya pala nagawa ang dapat niyang gawin. Kaya ang parusa niya, papaluin ng marami. Ang pagpapalo po ay nung panahon ng Panginoon, ito ay paraan ng mga Romano ng pagpaparusa. Hindi nga po ba, bago po tuloy ang ipako ang Panginoong Jesus, ay pinagpapalo muna siya. Ito pong pagpapalo sa kanya ay ang nagpahina sa Panginoong Jesus. Makirot, masakit, mga palo. Tayo ng mga bata tayo ay napalo ng mga magulang. ang ibang palo ay magaan lamang. Sa mga magulang nga na namamalo, ang payo ay sana newspaper lamang daw. Newspaper lamang yung ipalo. Eh, nung panahon natin, sa baryo, wala namang newspaper doon. Ang mayroon doon, yung pong panggatong. Nako, pag nahawakan yung panggatong, delikado. Sa bagay, maalala ko, nang hawakan ng tatay ko yung panggatong,
nagpagitna yung aming nanay. Oo. Pinagtanggol ang mga anak, mag-aaway yung magulang pag ganun ang sitwasyon. Ayaw natin mapalo, kahit na stick lamang o maliit lamang na patpat, masakit eh. Yung iba sa pag-upo sa puwetan ang pinapalo, maraming laman daw doon. Pero may mga magulang na kahit saan, tumama. Kaya mabuti rin, meron na tayong batas na pinagbabawal ang ganoong pagdidisiplina. Pero isipin po natin, no? Palo lamang yun eh. Pagkatapos ng ilang oras, abuti ba ng oras, minuto lang, mawala na po yung kirot o sakit. No? Subalit, ang sabi ng Bible, no? Ang parurusahan ay papaluin ng papaluin. Walang hintong pagpapalo ito. Kasi siya ay nasa dakong walang katapusan. So, matinding parusa ang ibig kong sabihin, matinding sakit ng katawan, at wala, dahil wala namang katawang physical doon, kaluluwa ang mapupunta roon, ang makakadama ng sakit, ng kirot. Parusa ang walang kapahingahan araw at gabi. Apokalipsis 14:11. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang, magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ito nga po ay galing sa Apokalipsis, at alam po natin sa Apokalipsis ay apocalyptic in more of figurative language ang ginamit po rito. Mayroong tinutukoy ng mga sasamba sa hayop at sa kanyang larawan, sa Diablo. Okay? Tatanggap sila ng kanyang pangalan, at ito yung may kinalaman sa 666. Na alam natin hindi naman po literal na isusulat sa noo o kaya ay sa kamay, kundi ito yung mga figurative language. Ang madaling sabi ay ito yung mga maniniwala at sasama, susunod sa kaaway ng Diyos. Sa tao o sa isang grupo ng mga tao na magpapanggap na sila ang Diyos at magpapasamba sa mga tao. Sino mang papanig sa kanila, ang maging kaparusahan nila ay ito. No? Walang kapahingang araw at gabi. At ito nga po ay sa impyerno. O ang pahinga ay mahalaga sa tao. Kaya nga, hindi tayo nagtatrabaho ng 24 oras. Iba, 12 oras. Dapat 8 oras lang. Hindi po buong 7 araw ang trabaho ng tao. Ang 5 ang mga nasa gobyerno, Sabado wala silang pasok na, pero nasa private ay hanggang Sabado may trabaho pa. Kaya gusto po ng tao ito. Kaya lang, hindi po makakamtan ng mga taong hindi ligtas ang kapahingahan na kasama ang Panginoon. Bakit? Pupunta sila sa isang lugar na kung saan wala doon ng Panginoon. Wala doon ng kapahingahan. Araw at gabi. Sa panahon natin, mayroong mga night shift. No? Sa gabi sila nagtatrabaho, sa araw ang pahinga nila. Nagtatrabaho sa araw, sa gabi ang pahinga nila. Kailangan makupunta sa lugar na ito, araw at gabi, walang pahinga. Walang hanggang kapaguran sa makatwin. Paglalarawan na tuloy-tuloy ang paghihirap niya. Tuloy-tuloy. Hindi siya makapagpahinga. Walang break. Walang break ang kahirapan. At tinawag nga ito na walang hanggang kaparusahan. Ang iba, tanggap na nila eh. Sige, parusahan nyo na lang ako. Okay na sa akin. Sige, bilanggo nyo na lang ako. Kaya mayroong mga abogadong kinakausap ang kanilang mga kliyente na sige, tanggapin mo na lamang. Umamin ka na lamang. At hihilingin ko na ang parusa sa iyo, ang pagkabilang ko sa iyo ay maikli na. Yan ang technique ng iba.
lalo na sabi nila doon sa mga public attorney's office, para wala nang mahabang usapin. O, aminin mo na, isang taon lang yan, dalawang taon lang, lalabas ka na. Yung iba umamin, nangyari hanggang ngayon, andun pa sila pagkatapos ng ilang taon. Kasi hindi po naasikaso yung kanila mga papilis. Eh okay lang po yun, no? Sandaling parusa. Ang pinag-uusapan po ng Bible, pagparurusahan ng isang kaluluwa, ay forever na parusa po ito. Matthew 25 verse 46, sa eksena ng paghahatol, kung saan titipunin na ng Panginoong Hesukristo ang mga tao sa lahat ng dako sa mundo, na parang pagtitipong gagawin ng isang pastor sa kanyang mga kambing at kanyang mga tupa. At doon sasabihin niya sa mga kanan na sa kanyang kaliwa, lumayas kayo, no? Mga sa kanan niya ay pumarito kayo, at sabi niya, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ito yung mga nasa kaliwa. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Kubad at hindi ninyo ako pinaramdan. May sakit at nasa binangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauhaw o isang taga-ibang bayan o kubad o may sakit o nasa binangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy sila ay sasagutin niya, nasasabihin, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. So ang idea po ng walang hanggang kaparusahan. Walang may hahambing na kaparusahan na tinanggap. Kasi yung walang hanggan, kung isipin po natin, gano'n ba kahaba ang walang hanggan? So kung maglalagay po tayo ng lubid at ililipat ng isang langgam ang lahat ng buhangin mula lupa hanggang sa buwan. O pag nailipat na ng langgam ang lahat ng buhangin mula dito, ay hindi pa po nag-uumpisa yung walang hanggan. No? Para pong paghahanap ng dulo ng isang bilog na bagay, o kailan mo mahanap ang dulo ng bilog na bagay, eh wala pong hangganan. O yun po, ganoon po, ang walang hanggan. At yun ay dadanasin ng mga parurusahan. So in conclusion, mga kaibigan, ang parusa, natutukoy po ng Marcos 16:16 ay parusa sa mga mananampalataya, no? At mabautismuhan, hindi mabautismuhan, hindi mananampalataya at hindi mabautismuhan. Okay? Sa ayaw tumalima, ayaw sumunod. Kaya natuwa ako nung pinagpili ko si Brother Johnny. Ano ba gusto mo, kaligtasan o parusa? Sabi niya, kaligtasan. O sige, sabi niya, sama na ako. Pabautis mo na ako. Pero ito rin naman ay ibibigay din sa mga Kristiyanong hindi matalimahin sa Panginoon. Parusa naman sa mga hindi matapat na mga alipin ng Panginoon. Kaya tulad po ng ating sinasabi na wala pong matutuwa na mangaral patungkol sa lugar na ito at malalamang mayroong mga taong pupunta po. So ating dalangin, wala po sa isa man sa mga nakapakinig ng ating lesson na ito ang magdanais na pumunta po roon. Hindi po para sa atin ang lugar na yon. Hindi po inihanda para po sa atin ang lugar na yon. So magandang hapon at pagpalain tayo ng Panginoon. Okay, so maraming salamat po, Brother Jun. Sandali lang po mga kapatid, dahil na po i-share ang screen.